Nakatakdang magbigay ng sinumpaang salaysay ngayong araw si Superintendent Rafael Dumlao na isa sa idinadawit sa pagdukot at pagpatay sa Koreanong si Jake Ikju. Isisiwalat daw rito ang iba pang matataas na opisyal ng NBI na sangkot pa umano sa krimen. May ulat on the spot si Chino Gaston. Chino? Rafi, may matataas pang miyembro umano ng NBI na sangkot sa kidnapping at pagpatay sa Koreanong si Jake Ikju. Ito raw ang inakasang laman ng affidavit ni Superintendent Rafael Dumlao ayon kay PNP Chief Ronald De La Rosa. Sa ngayon, apat na PNP personnel at apat o unong taga-NBI ang naiturong sangkot sa krimen batay sa mga sinumpang salaysay ni SPO3 Ricky Santa Isabel at iba pang saksi. Nakatakdang magbigay ng affidavit ngayong araw si Dumlao sa lahat ng kanyang nalalaman sa krimen. Sa ngayon, ka-restrictive custody dito sa Headquarter Support Service sa Campo Crame. Ipinatigil naman ni Pangulong Rodrigo Duterte ang anti-drug operation ng PNP at ipinabubuwag ang anti-illegal drugs group. Ito'y bunsod ng kontrobersyang dulot ng pagpatay sa Koreano sa loob mismo ng Campo Crame. Sa ngayon, ang PDEA na muli ang bahala raw sa kampanya laban sa illegal na droga, bagamat oobserbahan ng PNP kung kaya ng ahensya o hindi ang trabaho dahil dati na rin kasing sinabi ng PDEA na hindi nito kaya mag-isa ang kampanya laban sa illegal na droga. Nanghihinayang si De La Rosa maging si AIPG Chief Superintendent Albert Pero sa nangyaring pagbuwag dahil natabunan ng mas malawak na accomplishment kontra droga dahil sa kagagawan ng ilang tiwaling pulis. Sabi ni Pero, disappointing na mabubuwag ang kanyang tanggapan dahil sa kagagawa ng ilan pero susunod sila sa utos ng presidente. Sabi na ni Bato, bagamat walang direct link si Pero sa ginawa ng kanyang mga tauhan na sina Superintendent Dumlao, SPO4 Roy Villegas at SPO3 Ricky Santa Isabel, meron siyang pananagutan sa concept ng command responsibility. Ibig sabihin, dahil sa utos ng Pangulo, wala ng bypass operations o plantukhang o anumang raid kaugnay ng illegal na ang Philippine National Police. Sakop ng order ang ibubuwag pa lang na tanggapan ng AIDG at mga station anti-drug personnel sa iba't ibang districts ng kapulisan sa buong bansa. Exempted lang ang mga pulis kapag nagsaserve ng arrest warrant o kung mismong sa harap ng pulis nangyayari ang kalakaran ng illegal na droga. Maaring babalik din naman ulit ang anti-drug operations ng PNP pagkatapos ng kinatasang internal cleansing ng PNP. Pero di pa raw tiyak ayon kay Bato kung kailan ito mangyayari. Humingi sa Bato ng isang buwan para ayusin ang komposisyon ng Counterintelligence Task Force o CITF, ang binubuong task force na magsasagawa ng operasyon laban sa mga tiwaling pulis. Sa kanyang maingat na pinagpipilian pa lang kung sino ang mamumuno nito at kung sino-sino ang magiging tauhan ng tinatayang isang ang tauhan ng nasabing task force. Lahat na pulis dito dapat malinis daw ang record. Sabi rin ni Bato, hindi na war on drugs ang concentration ngayon ng PNP, kundi war on scalawags. Aminado si Bato na may breakdown sa disiplina ng PNP kung kaya't nangyari ang insidente doon sa pagpatay ng Koreano at kung bakit meron pa rin kasulukuyang mga tiwaling pulis. Kailangan din daw tingnan ang proseso kung bakit hindi natatanggal ang mga may kasong pulis at nakakabalik pa sa serbisyo kahit may matinding kaso na kinaharap o kinaharap nung nakaraan. Hiyang-hiyan na nga raw si Bato at nagsumite ito ng resignation nung isang araw kay Pangulong Duterte pero hindi ito tinanggap. Sabi raw ng presidente sa kanya, kailangan niya linisin ang hanay ng PNP bago siya magretiro. At yan ang latest mula rito sa Quezon City. Balik sa inyo, Rami. Maraming salamat, Chino Gaston.